Barangay Ginebra, Justine Brownlee mga bro, ano nga ba ang nangyari sa scoring at alin Maliksi pagmultahi ng PBA? Yan mga bro, pagkatapos mong ilike ang ating video, mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga sports balita. So nag-trending talaga mga bro ang pananakal ni Alin Maliksi matapos itong i-hard foul ni Barkley Ibonya. Patapos na nga ang laban, pariho pang natawagan ng flagrant foul ang dalawa. Pero mas malala nga itong kay Alin Maliksi dahil penalty to nga ang pinataw sa kanya. At matik may multa ito mga bro. Samantala, Barangay Ginebra pasok na nga sa quarterfinals matapos nilang makuha ang kanilang pang-anim na panalo. Target nga ng Barangay Ginebra mga bro makapasok sa top 4 sa pagtatapos ng elimination rounds para sa twice to beat advantage. Tapos na ngang makalaban ng Barangay Ginebra ang ibang mabibigat na kuponan at siguradong TNT Tropang Giga lang ang posibleng mabigat sa kanilang mga natitirang laban. Pero hindi nga dapat maging kampante ang Barangay Ginebra dahil kapag masyado nga silang kampante mga bro, hindi nga nararamdaman ang kanilang depensa kaya dapat pa rin na magtuloy-tuloy ang kanilang magandang laro. Although may halong pagod na rin itong Barangay Ginebra, partikular na itong kanilang mga Gilas boys dahil galing pa nga ito sa international game tapos sunod-sunod pa ang kanilang mga schedule ngayong conference. Sa kabilang banda naman mga bro, Justine Brownlee, bakit nga ba bumababa ang kanyang performance? Ito ngang si Justine Brownlee mga bro ay kilalang scoring machine sa Barangay Ginebra. Pero maraming ang nakapansin na bumaba ang kanyang scoring output simula pa noong Manila Klasiko. Kaya maraming ang napapatanong kung may nararamdaman ba itong si Justine Brownlee. Well, para sa akin mga bro, mas maganda nga itong nangyayari sa Barangay Ginebra na hindi lang nakadepende kay Justine Brownlee ang kanilang opinsa. Kita naman siguro natin kung gaano kaganda ang inilalaro ng kanilang mga locals. Hindi lang talaga siguro tayo sanay na mababa ang scoring ni Justine Brownlee. Pero kung papansinin natin mga bro, tumataas naman ang scoring output ni si Stand. Kaya malinaw nga na hindi naman kailangan ni Justine Brownlee umiscore ng malaki dahil maganda naman ang scoring ng mga locals. Pero kaya nga ni Justine Brownlee mag-take over anytime mga bro kapag kinakailangan talaga ang kanyang scoring output tulad noong nangyari sa Gilas Pilipinas. Kapag hindi nga maganda ang opinsa ng mga locals, siya talaga ang nagtatrabaho sa opinsa. Sa ngayon nga ay babad na itong sisistan dahil wala nga itong kaagaw sa kanyang posisyon. Kaya lumitaw na naman ang kanyang laro. Pero hindi pa rin maiiwasan na may butas pa rin ang kanilang depensa dahil sa kawalan ni Japit Aguilar. Kayo mga bro, anong masasabi nyo tungkol dito?